Nakarinig ka na ba ng kwento makabaliktad na sikmura? Yung tipong mapapaisip ka na may mga nilalang pala sa mundo na kayang pumatay ng karumal-dumal. Kung hindi pa, sana masubaybayan mo ito. Ang karanasan na hindi ko malilimutan. Karanasan na gumimbal sa buong pagkatao ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Lito. Taong 2002, nagtatrabaho ako sa pier. Nakatira naman ako sa Maynila. Hindi ko nasasabihin kung saan, para na rin sa kaligtasan ko. Sensitibo kasi ito. Kaya kung mahina ang sikmura mo, hindi ka pwede rito. Yung lugar namin, iilan lang yung bahay doon. Kahit na Maynila yon, nung panahon kasi na yan, may party pa na Maynila na parang bakante. Kami mga nakatira doon, para mga saltalan talaga. Pero kahit na ganun, mayroon isang bahay doon na naiiba. Yung bahay ng mag-amang Jose at Elman. Marami na ang nagdududa sa kanila noon pa. Si Mang Jose kasi, dati raw siyang sundalo. Pero nung panahon na yun, matagal na ata siyang walang trabaho. O kaya naman wala na sa serbisyo. Pero ang laki ng bahay nila. Mukha pang mayaman. Yung anak niyang si Elman, sa munisipyo lang naman nagtatrabaho. Kaya nagtataka kaming lahat noon. Bakit parang ang dami nilang pera? Yung bahay din nila ay medyo may distansya sa amin. Ibig kong sabihin, yung maliliit na bahay malayo sa kanila. May bakuran pa kasi sa kanila. Mukhang makaluma ang bahay nila. Pero malaki talaga. Maganda pa. Minsan naman, nagawa kong makausap si Mang Jose. Sa pakiramdam ko naman, ayos naman po siya. Noong oras na yun, nandun na ako sa tapat ng gate nila. Ang hindi ko lang maintindihan, pinagbawalan niya ako na tumingin sa loob. Napatingin kasi ako saglit sa bahay nila. Tapos sinabihan niya ako na bawal. Akala ko nga nung una, nagbibiro siya. Pero seryoso talaga yung mukha niya. Kinabahan nga ako noon. Kasi baka nagalit siya. Humingi na lang ako ng pasensya. Marami pa yung taga sa amin yung chinichismi sila. May iba na nagsasabi na kidnapper daw si Mang Jose dati. Hindi naman daw talaga sundalo. Basta ang daming kwento sa kanila. Pero sa lahat ng paratang sa kanila, wala namang mapatunayan. Isang araw, nagtaka na lang kaming lahat. Kasi mayroon pong pulubi na palaboy-laboy sa amin. Babae siya. Madungis talaga. Akala nga namin baliw. Pero hindi naman pala. Nagtaka kami. Kasi si Mang Jose, niyaya yung babae sa bahay nila. Ang dahilan ni Mang Jose, papakaininan daw. Ilang araw na kasing pag-alagala. Gutom na raw yun. Kahit na nagmamagandang loob sila, marami pa rin nagdududa. Lalo pa nung kinabukasan, hindi na kasi nakalabas yung pulubi. May naglakas loob magtanong. Sabi ni Mang Jose, umalis na raw. Pero hinala ng iba sa amin, nandun pa rin yun sa loob. Sa sobrang misteryoso kasi na mag-ama, lahat ng mata nasa kanila. Bantay sarado sila. Kaya yung sinasabi ni Mang Jose na umalis na, malabong malabo po yun. Kasi walang nakita yung mga tambay. Walang lumabas na pulubi doon. Tatlong araw makalipas, kapag dadaan kami sa tapat ng bahay nila, may masangsang na amoy kaming naaamoy. Talagang alingasaw. Hindi pa kami sigurado kung galing yun sa bahay nila Mang Jose. Pero may kutob na kami. May nagreklamo sa barangay. Kinausap yung mag-ama dahil sa amoy. Ang dahilan lang nila, baka raw yung pusa nila yun. Ilang araw na kasing nawawala. Ang mga barangay naman, naniwala agad. Kinabukasan, nawala po yung amoy. Ayos na yung hangin sa amin. Nang makauwi na ako galing pier, napadaan na naman ako sa kanila. Hindi kalayuan, nandun yung mga tropa ko, nakatambay. Nalaman ko sa kanila, may messenger pala na nagitid na sulat doon sa bahay nila Mang Jose. Pero si Elman daw yung kumausap. Pinapasok daw yung messenger dakong alas 12 ng tanghali. Pero gabi na, hindi pa rin daw nakakalabas. Oo, napakaraming chismoso at chismosa sa amin. Tikas na yan noon pa. Sabi ko naman sa mga tropa ko, baka naman kakilala nila. Kaya yun, pinapasok muna. Ako kasi, kahit maraming hinala sa mag-ama, iniisip ko pa rin talaga
na baka hindi talaga totoo ang lahat ng iyon. Lumipas ang gabi na iyon, hindi rin daw nakitang lumabas yung messenger na lalaki na iyon. Marami na naman tuloy sabi-sabi ang kumalat sa buong lugar namin. Makalipas na naman po ang tatlong araw, sa tapat po ng bahay nila may umaamoy na naman po. Sobrang napakabaho. Alam mo yung daga na namatay, yung nabubulok na tapos inuud pa. Ganun na ganun po yung amoy. Eh di bali, may nagreklamo na naman po sa barangay. Pinuntahan na naman sila, nagkausap. Tapos ganoon na naman daw yung dahilan. Baka may namatay na naman daw na pusa. Hahanapin na lang daw nila. At sa pangalawang pagkakataon, yung magaling naming barangay, paniwalang paniwala na naman. Pero sabi ng mga tambay sa amin, baka raw pinatay yung pulubi tsaka yung messenger. Mabigat na paratang yun, kaya pinili ko manahimik. Pero sa isip-isip ko rin, pwede rin na may ganun na nangyari. Kasi sa tuwing may papapasukan sila, hindi na talaga nakakalabas. Tapos makalipas ang dalawa o tatlong araw, may mga ngamoy na galing sa kanila. Magmula na maghinala na rin ako, umiwas na ako sa kanila. May oras kasi nakapagdadaan ako sa kanila, binabati ako ni Mose. Minsan din, kinakausap ko ni Elman. Kapag ako kasi yung kinakausap nila, para sila mga normal lang, yung wala naman akong nararamdaman na masama. Pero dahil nga sa mga nangyayari, hindi ko maiwasan na mag-isip. Isang araw, gabing-gabi na noon, wala akong pasok. Nagkaayaan yung mga tropa na mag-inom daw. Siyempre ako naman, sumama. Tagal lang hindi nainom eh. Yung maliit na iniinoman namin, matatanong mo rin yung bahay na mag-ama. Sa laki kasi noon, kahit malayo ka na, makikita mo pa rin yung bahay. Habang nagiinuman kami, may nakita na naman kaming lalaki. Nasa harapan ng gate nila mangose. Nagtitinta siya ng balot. Hinihintay nga namin kasi bibili rin kami. Kita namin na nag-usap sila ni Elman. Tapos maya-maya lang, pansin namin na pumasok yung magbabalot. Napahinto kaming lahat sa inuman. Siyempre inisip namin na baka may bagong biktima na naman sila. Nagkatinginan kami. Hindi na talaga kami nakatiis. Nagdesisyon kami na puntahan yung magbabalot. Baka sakaling mapigilan namin. Pero paglapit namin, nakapasok na siya sa loob. Malalakas yung loob namin ng oras na yun. Kasi nga nakainom na. Mababa lang naman yung pader nila. Nagkasundo kami lahat na akyatin. Nasa punto kami noon, naaalamin na talaga namin kung anong meron doon. Unang umakyat si Anding, sumunod ako. Tapos si B-Boy, huli naman si Martin. Maingat kami naglalakad, dahan-dahan talaga. Hindi namin kabisado yung bahay, kaya medyo kabado kami kahit lasing. Nang nasa garden na kami, may matatanong ka na bintana. Nasilip namin doon na nakaupo yung mambabalot sa sofa nila. Tapos kausap ni Mang Jose, wala naman si Elman. Ang tagal ng pag-uusap nila. Mukha kami mga tanga na nakasilip lang. Hindi rin naman namin marinig yung pinag-uusapan nila. Basta base sa mukha ni Mang Jose, kalmado lang siya. Tapos napakakampante. Ilang minuto lang, dumating na si Elman. May dalang pagkain tsaka parang juice ata yun. Uminom agad yung mambabalot. Tapos nag-usap sila saglit ulit. Doon sa ininom na mambabalot, may kutob kami kung ano yung sunod na mangyayari. Tapos hindi nga kami nagkamali ng hinala. Biglang nawala ng malay yung lalaki. Siniguro pa nga ni Elman kung gising pa eh. Nang masiguro nila na hindi na, saka binuhat ni Elman. Hindi na namin alam kung saan din lala. Kaming apat, kinabahan na kami noon. Parang nawala yung tama namin. Ang una naming naisip na yung mag-ama ay mga mamamati tao. Dahil sa takot, nagmadali kami makalabas. Sa sobrang pagmamadali namin, sa gate na kami dumaan. Maingay pala yun kapag binuksan. Kaya nung makalabas kami, alam namin na narinig kami ng mag-ama. Pagkatapos ng nalaman namin, bumalik kami sa inuman. Sa sobrang tense namin, naparami kami ng nainom. Nag-usap-usap kaming apat. Nakabuo kami ng desisyon.
Isusumbong namin sila sa barangay. Tatawag na rin kami ng pulis. Nung gabi na yun, kumalma muna kami. Nag-isip-isip pa kami. Balak pa sana namin balikan. Pero nag-alala kami. Kasi baka kami naman yung mapahamak. Inabot kami na madaling araw kakainom. Dahil sa takot at kaba, parang hindi kami tinatamaan ng alak. Kinabukasan, hindi na kami nagsing ng oras. Nagsumpong na kami agad sa barangay. Tumawag na rin sila ng mga pulis. Siyempre, sumama na rin po kaming apat. Dakong alas 7 ng umaga. Sama-sama kami nagpunta. Pero pagdating namin sa tapat ng bahay nila, nagulat kami. Kasi yung mambabalot, buhay pa po. Nakawak pa nga sa ulo. Gulat na gulat kaming apat. Nagtataka naman po sila mong usi. Pati yung kapitan namin, hindi maipinta yung mukha. Napahiya kaming lahat. Naggalit pa sa amin yung mga pulis. Kasi mga lasing daw kami kagabi. Kung ano-ano na lang daw yung nakikita namin. Dahil na mag-ama, nahimatay daw sa pagod yung mababalot. Pero hindi po yun ang totoo. Kitang-kita namin na may pinainom sila. Humingi ng paumanhin si kapitan. Umalis na yung mababalot. Tapos kaming apat, sinama sa barangay. Pinagalitan kami. Sinermonan din. Sobra kaming napaya dahil sa mag-ama. Pero alam talaga namin na nagbago lang yung plano nila. Kasi nalaman nila na may nakakita sa kanila. Hindi pa rin kami tumigil. Gusto namin mapatunayan na totoo ang sinasabi namin. Kaya kahit ba na kami sa tindahan, hindi kami tumigil na mag-inom. Doon lakas kami nakakuha ng lakas ng loob. Isang gabi na naman, nung galing ako sa pier, napadaan na naman ako sa bahay nila Mang Jose. Noong oras na yon, nakasalubong ko si Elman. Iba na yung tingin niya sa akin. Masama na niya akong tignan. Pinagbantaan niya pa nga ako. Sabi niya, kapag daw nang ilan pa kami, kami daw yung malalagot. Siyempre, hindi ako natakot. Waray yata to. Pinaalam ko agad sa tropa yung sinabi ni Elman. Sa gabi din na yun, buo na ang plano namin. Mukha kasing wala si Elman sa bahay nila. Magandang pagkakataon yun. Desperado na kami. Papasukin na namin yung bahay. Aalam na talaga namin nun kung ano yung tinatago ng mag-ama. Dakong alas 10 ng gabi, palihim na naman kaming umakyat sa pader. Walang nakakita sa amin. Nakamaskara din kami. Mukha kami akyat bahay. Pero hindi na namin inisip. Pagsilip namin sa sala, wala pong tao doon. Patay po yung ilaw doon. Yung ilaw lang nabukas, yung sa kitchen. Dahan-dahan kami na pumasok. Lahat kami tumiretso sa kitchen nila. Doon kasi kami nakakaamoy ng sobrang baho. Hanap kami ng hanap. Hanggang sa naamoy ni Bibo yung ref. Hindi na kami nagdalawang isip. Pagbukas namin, doon na kami nagimpal na sobra. Ang daming karne. Hindi ng hayop, kundi ng tao. Nakumpirma namin na tao nga yun. Kasi may napansin kami na dalawang kamay. Sa sobrang baho, naisara namin kaagad. Laking gulat pa namin. Kasi biglang dumating si Mang Jose. Nagkatinginan kami sa gulat. Gulat ng gulat din siya. Nakatunog din siya na kami yun. Hindi naman niya kami sinaktan. Balak pa nga sana namin siyang hulihin. Pero nabigla na lang kami. Nung parang may lumabas na mahabong kuko sa kanya, humaba rin yung tenga niya. Tapos, ang bilis-bilis niya pong tumakbo paalis. Hindi pa namin yun alam kung ano talaga siya. Basta kami, tumakbo na lang din palabas. Nagsumbong kami agad sa barangay. Hindi na muna kami nagpatawag ng pulis. Buti nagtiwala pa rin sa amin sa kapitan. Pagbalik namin sa bahay nila Mang Jose, nagalugog kami. Nakita din nila yung laman ng ref. Makatawan yun ng tao na pirapiraso. May mga nahanap pa silang ebidensya. Sa kwarto ng mag-ama, may mga nakita sila mga larawan. Mga larawan daw yun na parang mga halimaw. Tapos, may mga nakita rin sila na libro. Ang nakalagay sa libro, iba't ibang uri ng aswang. Dahil doon, natanto namin na aswang nga yung mag-ama. Na yung mga nabibiktima nila, ginagawa nilang pagkain. Hindi kami makapaniwala. Kahit din yung kapitan.
Hindi na nahuli si Mang Jose. Hindi na kasi sila bumalik sa bahay nila. Hindi na rin pinalabas yung mga nalaman namin. Kinausap ng kapitan namin yung mga pulis na kung pwede, huwag nang ikalat. Kasiraan kasi yun ang barangay namin. Bukod dun, magkakalat yun ang takot sa mga tao. Nilinis ang bahay na yun. Ang dami pang nakitang lasog-lasog na katawan. Lahat ng yun, inibistigahan. Pinalabas na lang na yung mag-ama, yung mga mamamatay tao. Sino ba naman kasing maniniwala kung sasabihin na mga aswang sila? Matagal na po nangyari ang kwentong to. Kung wala kang nabalitaan na ganito dahil yun sa paglilihim ng kapitan. Ang mahalaga lang, hindi kami nabalikan ng mag-amang aswang. Hanggang dito na lang po Sir Paul. Kung sakaling napapatanong kayo kung nasaan na po sila Mang Jose, huwag kayong mag-alala kasi kami hanggang ngayon nagtatanong pa rin. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo, lalo na sa mga taong kahinahinala. Malay nyo, mga aswang pala sila.